nagbibigay po tayo ng mahalagang idea sa mga taxpayers na hindi ho pinalad na magkaroon ng mabuting tax specialista o tax lawyer na humahawak ng kanilang kaso, o yung mga walang kakayanang mga taxpayers na magbayad ho ng professional fee. So itong mga klase ng taxpayer na to ay nauuwi po sa paglalagay, pagbabribe sa maraming BIR. So sa araw na to, magbibigay ho tayo ng mga mabubuting idea, mahalagang idea na nauukol ho sa Notice of Discrepancy, NOD. So sa mga hindi pa ho nakakakita ng NOD, ito po ang kanyang itsura. Ito po. Napakahalagang dokumento po ng NOD, Notice of Discrepancy, sa mga taxpayers na nakareceive po ng letter of authority, because ito po ay patunay, dalawa pinatutunayan na to, na wala kayong tax liability or mayroong kayong kakulangan sa pagdedeklara ng inyong internal revenue taxes. Pag-aralan po natin yan, at gusto ko po sanang ilagay sa inyong kaisipan na ito pong lengguwahe na ginagamit ng karamihan ng BIR officials o biro ay hindi po totoo. Not yet a deficiency tax assessment. Ayon ho sa Revenue Regulation 12-99 as amended, ang NOD po ay isa pong assessment. Maliwanag po yan kasi kasama ho yan sa due process na isa pong karapatan ng mga taxpayer sa Republika ng Pilipinas. At huwag po ninyong kalimutan, mga ka-taxpayer kong minamahal, na i-click ang like sa Tax Specialista YouTube channel at saka sa ka-taxpayer Facebook account o page ko, because gusto po nating i-beat ang algorithm ng YouTube at Facebook. At nagpapasalamat po ako sa inyong pag-click. Sa araw na to ay bibigyan ko ho kayo ng idea paano po labanan, i-protest ang deficiency income tax. Ito pong bagay na to ang gusto kong bigyang pansin. So sinasabi po, mayroon pong discussion for discrepancy. Ayan. So ang sabi dito, tax basis per return, ito po yung binabasa ko, meron daw kayong i-declare na 1.2 million. Wag na wag kayong maniniwala na 1.2 million yan. So ang gagawin po ninyo, kunin nyo yung tax return ninyo, kung kayo po ay individual, 1701. Kung kayo po ay corporation, 1702. Kunin nyo, i-check ninyo kung yung taxable or net taxable income niyo ay totoong 1.2. Bakit? Kasi po, maaring sobra ho yung dineclare sa NOD ng mga nag-e-examine. Manangyayari po yan. So, ang unang-unang ilagay nyo sa inyong kaisipan at sa inyong kapusuan is doubt. Magduda. Hindi po masama ang magduda. Mabuti po ang idinudulot ng pagdududa, lalong-lalo na sa taxation. Kasi magkaiba ho ang objective ninyo bilang taxpayer at ng mga BIR official o biro. Sila ho, gusto nila malaking makuha ang pera sa inyo. Eh sa inyo naman ay kailangan ninyong makabayad ng mas maliit. Yun ho, magkaiba ho. So, kailangan ninyong i-validate. Yan po yung sinasabi natin. So, sa araw po na to, pag-aralan ho natin yung tinatawag nilang adjustments. So, mapapansin nyo ho rito, napakadaming adjustments. So, ang technique ho dyan, bilangin lang ho natin kung ano yung adjustment. Oh. Number one adjustment, itong 24 million. Number two adjustment, yung 264. Tapos, yung 11,000, yung 49,000, and then yung
31 million. Ngayon po mga ka-taxpayer kong mahal, pag kayo ho ay naging tax specialista, isa ho sa requirement na idinudulog ko ho sa inyo ay magkaroon ho kayo ng priority. Ang ibig sabihin lang priority po is ano yung uunahin ninyong isolve. Ayon. Ako nire-recommend ako sa inyo na unahin ho ninyo yung may pinakamalaking benefits. Kasi pag pinag-uusapan ho natin ang NOD, ang pinag-uusapan natin is risk. Ah, danger kasi yung risk. And benefit. Aba, maganda yung benefit. Tax savings ho yun. So dito sa mga tinuran ho natin, ang pinakamagandang pag-unahin ho natin, yung malaking amount kung saan tayo makakasave. Katulad ho nito, 31 million. And yung 24 million. Itong tatlong ito, pwede na ho nating ihuli. Kasi mas maliit ho yung babayaran natin sa 11,000, which is 3,000, kesa ho sa 21 million, which is 6 million. So, unahin natin kung saan tayo makakatipid ng tax. At kung hindi natin yun ma-solve yung 21 million allegations, Panginoon ko, maghahanap ka ng 6 million pesos para mabayaran yun. So, ganun po. Ganun dapat ang ating priority sa buhay bilang taxpayer. So, dito, pag-aralan ho muna natin yung 24 million. Sabi dito, dinisallow. Ang daming reasons bakit dinisallow. Number one, non-substantiation. Number two, non-compliance with the substantiation requirement. And number three, not directly attributable to the conduct of business. So, meron kayong tatlong dapat ipasinungalingan. Kasi, dapat ninyong ilagay na nagsisinungaling yung BIR at kayo po ay nagsasabi ng katotohanan. Dalawa po yun. Sinungaling ang mga biro at kayo po ay hindi sinungaling o nagsasabi ng pawang katotohanan. Maaring maririnig nyo ho sa aking background, merong nagbabarena. merong hong construction na malapit ho sa atin. Pagpasensyahan nyo na po. So, ipaliwanag ko, ano idea na dapat kong gawin dito? Mga bossing, mga sir, ayan, liwanagin natin. Meron daw amount sa FS. O, galing sa FS. So, check ninyo, galing ba ito talaga sa FS? O, di kunin nyo yung FS nyo. Huwag maniwala. I-validate. Ngayon, ito bang nasa FS na to ay itinransfer sa income tax return nyo? 1701 or 1702? Ganun lang kasimple. Observation, reconciliation. Yun lang, wala kayong gagawin. Next. Meron daw kayong inisyong resibo na 20, na valid receipt. O, ito na yung answer. Answer para ho sa non-substantiation tsaka non-compliance. Paano siya naging valid? O, kahit hindi kayo tax specialist, madali naman yun. Compare ninyo yung mga disallowed na resibo at tsaka yung allowed na resibo, malalaman ninyo kung ano difference pat naging valid or invalid. Next is yung difference. Diba? Ito minus ito, ito raw yung disallowed. Kaya naging 24 million. O di, check ninyo. Kumuha kayo ng calculator. O, tsak, 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 tsak. 1 minus 1 is 0 ba? Magduda. Yan ang sinasabi ko sa inyo. So, sir, na-validate na namin yon. So, sabi dito, o, ganito pag-a-analyze. Ang dami uling figure nito, no? Ano dyan ang uunahin ko, sir? Eh, di definitely yung pinakamalaki, 18 million. Why? Pag napatunayan mo yung 18 million ay tama, eh, nakasave ka na kagad ng mga times 30% noon, mga 5.5 million. Diba? Benefits nun eh. So, anong gagawin mo? Sabi raw, disallowed. Dahil ang may valid substantiation ka is 23 million. So, yung 18 million ay walang valid substantiation. Pwede gawin mo, ipunin mo lahat
nung resibo mo na nagkakahalaga ng 14 million at kunin mo sa BIR, sir, akin na po yung 18 million na sinasabi ninyo na valid. Kasi hindi nyo na kailangan yun ano, i-validate. Sinabi na nga nila, valid eh. So, bakit nyo pa susuportahan yun? Sayang lang oras nyo para suportahan ho yung 18 million. Ay, yung 23 million, sorry. So, susuportahan natin yung 18 million. So, hahanap tayo ng resibo number 1 na valid. So, ano-ano yung mga valid na resibo? Nasa section 34 yun. Sir, basahin nyo ng tax code. Number 2, non-compliance with the substantiation requirement. O ano 'yun? Ano yung non-compliance? Baka walang pangalan ninyo, hindi properly documented. Edi mag-document kayo. Document evidence may be created. Sabi ng batas 'yun eh. Edi mag-create kayo ng evidence. O 'yun. And then sabi rito, it's not directly attributable. Tatlo yung ina-accuse sa inyo eh. O, explain mo, paano mo nalaman na hindi directed? Simple lang yon. Sasabihin mo, necessary and ordinary yan. Necessary and ordinary yan. Ano ibig sabihin ng ordinary? Ordinary, ibig sabihin, naisama ko yan, it forms part of my cost of sale. Ordinary. Siyempre, kung hindi ako bibili ng materials, ano ibebenta ko? Ordinary. Necessary yan, sir. Bakit? Kung hindi ako kukuha ng laborer, sino magbubuhat niyan? Sino maghahalo ng pintura? Diba? Sino magsasakay niyan sa van? Sino magdi-deliver niyan? Necessary ang expenses kong yan, sir. Mga ganun ang explanation. So, mababalidate mo. Kasi, presumption lang naman yung sa BIR. Hindi naman yan na empleyado mo para malaman nila kung ano nag-ooperate. So, ganun po, labanan, i-analyze yung mga allegation. Ito ho isang accusation kasi sinasabi ng biro dito, kayo po ay isang criminal. Criminal kayo because nag-violate kayo ng batas. So, ang laban dyan, hindi. Sumunod ako sa batas. Ikaw ang nag-violate sa batas. Ganun. Ang pinag-uusapan natin, disallowed expenses at saka disallowed purchases. Yun lang. Ganun lang kasimple. So, yung mga iba pa hong discussion natin tungkol ho sa NOD, mapapanood nyo ho yan sa ating Tax Specialista YouTube channel. At nagpapasalamat ako sa pagkiklik nyo ng like dahil matatalo natin ang algorithm. Pag natalo natin ang algorithm, matatalo natin ang mga BIR official, yung mga biro. Kasi maraming tao ang makakaalam paano labanan ang deficiency tax assessment. So, peace and happiness be with you for life. Panoorin niyo yung mga susunod ko pang video. See you later.